Okay, good morning po sa inyo lahat, mga ka-copy online natin dyan. So, dito naman po tayo ulit para magbigay sa inyo ng kalaman tungkol naman po ito sa ating toner hopper ng IR2525-2530, same model din po yan. Ngayon, ang ano po natin, babakasin natin yung hopper na ito po, no? So, i-ano natin po kung paano yung paglinis po ng hopper natin. So, okay. Dito makikita yun ang mga kaya. Shoutout po sa, ano, sa ating mga viewers, no? Mag-comment po tayo ng hashtag CopierOnlinePH. So, dun po sa mga, ano, mga may kakilala po kayo na mga nagka-copy center dyan or mga kamag-anak ninyo na nasa malayong lugar at hindi po namin mapuntahan or hindi rin po makalabas. So, pwede nyo pong i-share and i-like nyo na rin po ang ating, ano, yung ating live ngayon, no? Iyan ako po muna sa inyo itong summer sale natin ng Toshiba. So, naka 8% off po to. Discount 8% po. Free shipping nationwide po, no? Napakamura na po yan. So, hanggang April 30 lang po siya. Same din po dito sa digital duplicator natin. Naka summer sale siya ng 5%. So, ayan. Free shipping. Plus yung ating mga cutter. Heavy duty. Tsaka manual and semi-automatic paper cutter. Meron din po tayong binding machine, yung perfect binding machine natin. So, naka less than 5% off po. Okay. Kailangan lang po natin ng papel, pangsapin, screw para po dun sa ating paglinis ng hopper. Okay. Kung mapapansin nyo, kahapon yung video namin is yung laser. So, nasabi ko na rin kahapon na yung laser ay nasa ilalim or ang nasa ibabaw niya is yung toner hopper. So, bakit nga ba kailangan natin linisin ng toner hopper? Una-una, kapag kayong naglagay kayo ng toner dun sa bottle, no? Niload po ninyo, isinalang po ninyo, pero nakaindikip pa rin po na adding toner. So, maaaring may problema sa hopper natin na nagbabarado. So, ito yung gagawin natin ngayon is para matutunan ninyo or malaman ninyo kung paano po ba klasin yung hopper. So, para ma-check na rin po ninyo kung may problema yung hopper natin. Una, buksan po muna natin to. Yan. Buksan natin yung toner. Tanggalin po muna ninyo yung bottle. So, paglalagay po ng toner dito po, hindi po yung pinupuno ng sagad-sagad. Siguro mga 3/4 or kalahati po ang paglagay ng toner. Kasi yung oxygen po dun sa loob ng bottle, nagro-rotate po yan. So, para ano po siya, hindi po siya namumuo. Then, baba natin yung front door. Tanggalin din natin yung waste kasi kailangan natin buksan ito or tanggalin yung takip. Ayan. Pati itong ibabaw niya. So, kung yung machine po nila ay merong sorter po dito, makatanggalin nyo po muna yung sorter, no? Kailangan matanggal po muna yun. So, ito po ay meron na isang tornilyo dito. Isang tornilyo po dito, para dito naman po yan sa cover. So, kung hindi nyo po ito matanggal, tanggalin nyo na lang din po yung dito, sa gilid. Ayan, meron po itong dalawang tornilyo. Yung iba naman po, hindi na ito tinatanggal, nililip lang po yan. Pero sa atin po, para maano ninyo, is tanggalin na lang din. Itong label na ano. Ay, 25. Naka-clip lang po yan. So, dito po. Bababa lang po natin ito. Ayan. Okay. Ayan po yung clip nyo. Saka
kayon dito sa gilid. Gaganon nyo lang po yan. So ngayon, pwede na natin itong mahugot. Kailangan muna natin ulit tanggalin to, yung kagaya nung kahapon, pagbukas ng laser. So iangat natin siya. Oops! Lusin ko lang yung tornilyo nito para hindi siya ano, hindi masira yung cover natin. So tanggalin, luwagan ko lang ng tornilyo, tanggalin natin yung tornilyo dito para may side natin to, yung may angat natin yan. Yan. Kasi kailangan, ito yung ano niya eh, parang siya doon. So kailangan natin may angat to. Then tatanggalin po natin to, itong cover. Hinihila lang po yan ah. Iangat lang natin yung ano para yan, kita niyo po ng buo. So ayan, ready na po natin ang lahin. Meron po siyang ayan po yung guide niya dun sa body ng machine. So hindi po kayo mahirapan pagbalik kasi meron po siyang mga butas dun na ito po yung tatamaan. Ito po yung hopper natin. So kahapon, ito po yung pinature natin, yung laser. So ngayon, ito naman po. Sa toner hopper natin, kailangan po ninyong tanggalin yung tornilyo dito. Isa. Okay. May isa po dyan. So dahil nakaharang po itong cover niya, tanggalin na din natin. So ang tornilyo po dito sa gilid at dito sa ilalim po niya. Ayan. Meron po yan dito. Isa lang yung tornilyo sa ilalim. Dito po. Ayan. Pwede nyo rin pong unahin itong tanggalin. Baba ko lang po ito para mahugot natin. Okay. So, hindi natin siya mahugot. Kailangan natin bunutin yung drum. Baba lang po natin yung developing. I-release natin yung drum. Ayan. So, ngayon, pag maluwag na, ayan, kayang-kaya na po ninyo. So, pwede na natin i-balik muna itong drum. Kung wala po kayong paglalagyan ng drum, pwede nyo pong ibalik yun dito. Ayan. Tapos, iangat nyo lang po para hindi po siya nagagalaw. Pagkatapos po noon, di ba nagtanggal tayo sa tornilyo dito? Sa tornilyo din po dito, banda sa may ano niya. Ayan po. Ito yung sensor niya. Tanggalin din natin yung connector. Connector. Yan, connector tapos yung tornilyo po dito. Tapos po, yung tornilyo po doon sa loob. Ayan. Dalawa po yan, magkatapat lang po. So, madali naman natin ano yan. Mahulog yung tornilyo. Connector po niya nandun din sa may ano, ito po ang nag-iisang connector niya. Plus yung nandito sa harap sa may sensor. So ayan. Okay. Pwede na natin itong maangat. So bunutin muna pala natin itong connector. So, ayan po, pag medyo matigas po, gawin ninyo, hindi nyo siya basta-basta may hila. So, i-ano na lang natin. I-release muna natin yung kanyang laser. Pwede rin naman po, ito i-release din ninyo. Depende po sa inyo kung alin yung pipila nyo. Kasi nakabukas naman din ito. So, i-release ko na lang din po yung ating laser. Ayan po.
Hindi po natin ano, hindi po natin ilalayo yung laser. So itutulak lang po natin siya para mas magaan po ninyo matanggal 'to. Pag inangat niyo po kasi 'yan. Ayan po. Hihilahin niyo po pag ganun, kailangan nakaangat tapos hila. Kasi meron siyang ano dito po na naka ano sa loob. So ito na po yung toner hopper natin. Okay. Dahil na-recondition na po yung machine natin, so medyo malinis pa po ito. Usually, ito po ay pinupunasan lang po, no? Basahan. Dito sa kaha niya, sa gilid, ayan po, kung mapansin nyo, meron na siya kagad mga dumi-dumi. Kasi po, nagamit na natin yung unit. So, napag-printan na natin, nagkukost din siya ng ganyan. Pagka marami na nakukopya, so napupuno siya dun. Ngayon, para malaman ninyo kung marami pang laman, tatanggalin nyo po ito. Nakaklip lang po yan. Kailangan natin ng plastic ko. Medyo matigas yung ano. So, naiangat na natin yung kanyang ano. Yan po ninyo malalaman. Ito po yung laman na remaining po ng ating toner hopper. Yan po. Kung halimbawa po magpapalit po kayo ng toner, i-drain nyo po yan. Tatanggalin nyo po yung laman yan. No? Para hindi po nag-mix dun sa developer. Sa may developing unit niya. Ayan po. So, yung iba po, nagtataka bakit may naka-indicate po dun sa makina natin na prepare the toner, no? Prepare the toner po. Kahit po may laman pa yung inyong developing, kapag ka ito po ay ano, meron pang konting laman po yan, tapos wala na pong laman yung bottle ninyo, magagamit pa po ito. So, yung iba po kasi, nag-a-adding toner siya kapag ka ito po ay talagang wala ng laman. So, may ano po yan dyan sa ilalim. Mayroon din siyang labasan dito po. Yan, nade-detect po nito kung ilan yung nagda-drop. Ayan po, makita nyo. Yan yung dropping ng kanyang toner. So, dyan pa lang po, makikita nyo na kung marami pang laman or wala ng laman. Napapansin din ninyo kung may problema po yung hopper. Yan. Balik ko na po yung takip. So, naka-clip lang po yan dito sa anong to. Ish. Pasok lang natin. Yan. Yan na po yung takip niya. So, ito po, ang lilinisan niyo po dito, yung mga gilid-gilid. Ayan. Tapos, ito rin po. So, kung pwede niyo po siyang, pwede niyo po itong tanggalin. Kaya lang, ingat lang po kasi meron tong spring. So, ayan. Kung gusto ninyo makita, dalawang tornilyo lang naman po ito. Ito. Ayan. Okay. Iangat lang po yan. So, ito po ay hahawakan ninyo kasi tumatasik po yan. May spring po yan sa loob. So, dyan din po, lilinisan nyo rin po yan. Para po yung ating hopper ay hindi nagkakalat. So, ang tendency kapag makalat po dito sa hopper natin, mahuhulog po siya dun sa laser. Ngayon, pagka ang laser naman po ay madumi,
ang cost naman po niya sa copy, minsan malabo or medyo walang kopya yung pinopotocopy ninyo. Ayan. So, pwede na yan. So, lagay na natin tong takip. Pwede nyo rin po siyang punasan ng may gas para ano, matanggal yung mga tumigas na na-toner. Ayan. Tapos, dalawang tornilyo. Yan na po yung ating hopper. So, meron po kayong tanong, pwede po kayong mag-comment po kung meron po kayong katanungan regarding po din sa ating live or kahit sa anong mod, ano po ng makina, anong model, anong parts ang gusto ninyo pong malaman. So, yan na po. Okay. Yan. Babalik na po natin siya. So, same process pa rin po. Ipapasok po muna natin to, no? Dun sa loob. Ayan. Pasok lang natin yun dyan sa loob. Lapat na po. Tornilyohan natin dito muna. Isang tornilyo. Kasi doon kahit hindi mo na tornilyo, hindi mo na muna tornilyohan doon dahil naka-lock na po yan doon sa likod. So ito na muna na natin tornilyohan. Dalawang tornilyo po dito. Tapos, pwede na rin natin ikabit yung connector niya. So, isang connector. Ayan. Dito po yun sa sensor. Okay. Tapos, next natin yung tornilyo sa loob. Sa dulo. Ayan. Pagkagamit na gamit na po yung makina, siguro marami na din yung naka-ano na toner dyan. Okay. So, nailagay na natin siya. Pwede na natin munang ilagay yung takip ng ating ano. So, ito naman po ay may guide siya para dito. Pero, bubunutin muna natin yung drum ulit. Tanggalin muna natin yung drum. Itong lang natin yung dyan. So, ito na muna. Nakasakto lang naman po ito dyan. Pagka tinulak nyo, pasok na po yan. So, ibalik natin yung drum. Yan. Back natin ito. Meron po itong dalawang tornilyo ulit. Dito lang sa bandang baba. Dito rin po sa taas. Okay. Yan. So, ayan po. Babalik na rin po natin yung release natin na ano ba yung pala yun? Balik na po muna natin yung release natin na laser para hindi po kasi masira. Kasi pagka pinilit po natin hilahin yun, possible na magasgasan yung or madamay yung nasa bungad ng ano ng laser natin. So, kabit lang natin to. Pwede nyo naman pong pagsabay na ano yan. Halimbawa po, maglilinis kayo ng laser, pwede nyo na pong isabay din ito. Para isahan lang po yung
gagawin ninyo. Ayan. Ibabalik na natin ito. Pwede na rin po natin ikabit yung ating waste. Tapon nyo na lang din po yung laman ng waste po kapag ka, siguro mga nandito na yung level niya, no? May kita nyo naman po yan kasi may itim po yung loob nito eh. Okay. Baba lang po ninyo itong level niya. Yung takip. Lagay natin siya. So, ipapasok niya lang po yan hanggang dun sa dulo. Yan. Kung mapansin nyo, di ba meron po siyang butas doon. Yan. Okay. Yan. Kaya lang siya. Palak na yan. So, lagyan na natin yung tornilyo niya. Dito lang po yan. Isang tornilyo sa baba. Makita nyo naman po yung plastic na ito eh. Iba yung kulay po niya. Gray. Lagay na rin natin to. Kabit natin ito nung nandito. Kasi tinanggal ko siya. Yung iba kasi hindi na po tinanggal. Nabubunot po nila ito nang hindi na ito tinanggal. Tapos ito. Meron po siyang ano dyan. So yun ilalagay na. Papasok natin yan dyan. Then ito ipapasok lang natin dito. Tornilyoan nyo lang po, dalawang tornilyo po yun dyan. So, ayan. Ina-magnet ng ating screw. Kailangan ng palitan. Eto. Sarado lang natin tayo. Balik na natin po yung toner. So, up muna po ninyo yan. Dito po sa toner, ito po ay napapalitan po, no? Yung nozzle natin. Kasi, minsan, pagka maluwag na po yan o kaya sira na po yung gilid na itong nozzle, pag binunot nyo po siya, nagkakalat na ng toner kasi nakangat pa po ng ganyan yan. Dapat na hindi po siya nakangat. So, dapat nakaganito pa rin po siya pagka yung binunot. Tulak nyo lang po yan, then baba nyo siya. Yan. Okay. Yan na po. So, ulitin ko lang po yun dun sa ating mga sales ngayon, no? Meron po tayo naka-promo na paper cutter, manual, automatic, tsaka semi-automatic, tsaka perfect binding machine, no? Ka, 5% po siya. Less po ng 5%. Hanggang April 30 lang po ito, no? Free shipping nationwide. Same din po dun sa digital duplicator natin na naka-sale po. 5% on all models sa digital duplicator po. Pwede rin po yung brand nyo or yung recondition po natin. Hanggang April 30 lang din po siya. Then, yung Toshiba natin,
Less 8% po yan. So, free shipping hanggang April 30. Okay? So, dun po sa may mga tanong po, pwede po kayong mag comment or mag ano sa amin, tumawag, mag-message po na kung anong request ninyo or kailangan dun sa machine po, pwede namin kayong i-assist. Tapos, mamaya po, meron pa po kaming live. So, continue nyo lang po yung pag like and share po para po makatulong tayo dun sa mga hindi kayang makapagpa-service or malayong lugar, naka-ECQ. So, kahit sa bahay lang nila, pwede nilang gawin po, may assist po namin yan. So, maraming salamat po. Tapos na po yung ating live ngayon.